Ano nga ba ang mangyayari kapag hindi makuha ang 4,000 watch hours at 1,000 subscribers sa isang taon? Ang tanong ng mga small YouTubers na kagaya ko. Bago ko magsimula, mga katigasin, disclaimer muna. Ang information na aking ibibigay ay hindi ko gawa-gawa lang at hindi sa akin. Ako po ay nag-research lang din sa pamamagitan ng Google Search. Okay, kamusta kayo mga guys? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, bago po natin sagutin ang tanong, ano ba ang 4,000 watch hours at 1,000 subscribers? Ang 4K watch hours at 1,000 subscribers, ito po ay requirements at kailangan maabot ng isang channel para ma-monetize sa pamamagitan ng pag-apply sa Google AdSense. Halimbawa, ikaw ay nagsimula ngayong araw at nakapag-upload ka na ng video, kailangan mo maka 20,000 minutes sa isang buwan at kailangan mo nga ma-maintain ito sa loob ng susunod na 12 months. So, 20,000 minutes per month. Ito po ang computation. 20,000 times 12 equals 240,000 minutes. Divided by 60. Yung oras yun, 60. 1 hour equals to 4,000 hours. So, malino na po sa atin yung pagkuha ng hours. Okay, mabalik na po tayo sa main topic natin. So, paano nga kung hindi makuha sa loob ng isang taon? Ang sagot po guys ay hindi ko po alam. Bagay sa problema na po ninyo yan. Ito na yung sinasabi ko, Jeko. Joke lang guys. Pinasasaya ko lang kayo. Okay, let me explain. Listen carefully. You have to pay attention guys. Para po hindi masayang oras at effort. Kapag hindi nyo po naabot ang 4K watch hours at 1K subscribers in 1 year, ay hindi mo maaaring i-monetize ang mga videos mo sa YouTube at kailangan mo nga ipagpatuloy ang iyong nasimulan. Okay, explain ko kung bakit eh. Titignan ng YouTube ang huling 365 days mo. At kung sa loob ng 365 days ay naabot mo na ang 4K watch hours at 1K subscribers. Sa pagkakataong ito ay maaari ka nang mag-request for monetization. Pero kung hindi mo naman makumpleto sa unang taon, ay maaari naman sa susunod na 6 na buwan o 2 taon o higit pa. No definite time frame. Pero kung ikaw ay mag-request for approval sa ganong katayuan, hanggang sa huling 365 days ay ayon ang pagbabatayan. Halimbawa, naabot mo ang 100 subscribers at 600 watch hours sa unang 6 na buwan mo. At bago matapos ang unang taon, meron ka ng 500 subscribers at 3,600 watch hours. Sa katayuang ito, mananatiling hindi ka pa din maaaring mag-request for monetization. Pero kung sa susunod na 3 or 6 na buwan, maabot mo ang 1,100 subscribers at 4,600 hours. Well, sa katayuang ito guys, ay maaari ka nang mag-request sa YouTube for monetization dahil sa huling 365 days mo ay naabot mo ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So guys, sana po ay naintindihan po ninyo at na-explain ko sa inyo ng maayos ang sa akin lang. Gusto ko lang din i-share sa inyo at makatulong kahit papaano. At syempre, ako po ay nagpapasalamat sa inyong oras at sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. At huwag po naman nyo nga kalilimutan mag-subscribe, like, comment na rin. At syempre, hit nyo po yung notification bell para ma-notify po kayo every time meron po tayong bagong video. Alright, until next time, peace and out.